Magandang araw sa inyo mga taga-barangay Wantunay. Makikiraan lang ho kami. Sabihan nyo na yung chairman nyo, sumuko na. Sa mga taga-barangay 129, mga taga-barangay 129, kung sino man na may kamag-anak sa chairman ninyo, pakisabihan nyo, inahanap siya ng pamahalang lungsod ng Maynila. Chairman Briggs John Rolly Reyes, Kagawad Alfie Lacson, Kagawad Romualdo Reyes, John Chris Domingo. Kung meron kayong alam kung nasaan ang barangay chairman nyo, sabihin nyo, inahanap na sila ng lungsod ng Maynila. Kayo dyan mga nasa barangay, sabihin nyo sa chairman nyo. Kayo mga taga-barangay, sabihin nyo sa chairman nyo, si Chairman Briggs John Rolly Reyes, Kagawad Alfie Lacson, Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo, hinahanap kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. Gusto ko lang malaman ninyo na binibigyan namin kayo ng pagkakataon magpaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Aaraw-arawin namin kayo dito sa mga magkakapitbahay ang inyong chairman na si Briggs John Rolly Reyes. Hinahanap ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sila ang mga pida sa sabong dito sa North Cemetery na pag-aari ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ito po ang alkalde ng lungsod ng Maynila na kikiusap sa inyo. Kung meron kayong impormasyon sa inyong chairman, kung kamag-anak nyo si chairman, kamag-anak nyo si Kagawad Alfie Lacson, Romualdo Reyes, John Chris Domingo, sabihan nyo na sila na pusa ng loob na magpaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Ito ang alkalde ng lungsod ng Maynila, pumapasyal sa inyo buong kababaang loob. Isuko nyo na lang si chairman, si Kagawad, lahat kayo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kami nananalagam at nakikituyo sa inyo. Huwag na tayo magtahiyaan pa. Mga halal kayo ng bayan, patimono kayo sa tugal. Wala kayong patawad kahit na Semana Santa, Biyernes Santo. Aaraw-arawin namin kayo dito hanggat hindi kayo nagpapaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Mga halal kayo ng bayan, mukha kayong hangal. Sa mga kabag-anak, si Chairman Briggs John Rolly Reyes, tulungan nyo na ang pamahalang lungsod ng Maynila. Sa Kagawad Alfie Lacson, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa mata ng bata. Huwag na kayo magtago sa Pangasinan. Hindi namin kayo titigilan. Hindi kayo dapat pamarisa. Nakakahiya kayo sa mga kapitbahay ninyo. Sa sobrang kahiya ninyo sa Maynila, yung pagginawa, yung kagaguhan ninyo. Let's go. Sana naman nagkakaintindihan tayo ng inyong lingkod ay buong kababaang loob nagpunta rito upang diplomasyahin kayo. Binibigyan ko kayo ng 48 hours. Harapin ninyo ang inyong kasalanan. Kasalanan sa taong Maynila. Sa mga taga-Maynila, meron kayong dapat ipaliwanag. Wala kayo.
kayong patawad kahit Biyernes Santo ang kakatin ng kamay ninyo. Naturingang halal kayo ng bayan na dapat ninyong inaasikaso ang mga kabarangay ninyo. Nagdala pa kayo ng problema sa Maynila. Sana nagkakaliwanagan tayo. Uulitin ko, pasensya na kayo mga kabarangay 129 dito sa Caloocan. Hindi namin nais magambala ang inyong oras, pero napakawalang yan ang chairman ninyo. Sabihin nyo sa kanya, sumuko na siya magpaliwanag sa lungsod ng Maynila. Hindi namin ito tolerate ang kawalangyaan ng inyong barangay chairman, Tagawad. Sa mga kamag-anak ni Chairman Briggs John Rolly Reyes, kamag-anak ni Alfie Lacson, kamag-anak ni Rualdo Reyes, kamag-anak ni John Chris Domingo, binibigyan ko kayo ng 48 hours. Sumuko kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila, magpaliwanag kayo sa mga taga-lungsod ng Maynila, bakit kayo nagsabong sa loob ng sementeryo Biyernes Santo, Biyernes Santo. Sinasabihan ko kayong mga kapitbahay namin dito sa Caloocan. Sabihin ninyo sa inyong chairman, sumuko na siya. Kay Kagawad Alfie Lacson, sa mga pamilya nito, kay Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo, binibigyan namin kayo ng 48 hours para magpaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Sila po ang mga nagsugal, nagsabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo, ang inyong chairman. Digit mo nga ako doon sa yung inilip na doon kung saan mismo sila nagsugal. Ibig sa araw. Sa mga tanod ng Barangay 129, sabihan ninyo ang chairman ninyo na si Chairman Briggs John Rolly Reyes, pinagpapaliwanag siya ng pamahalang lungsod ng Maynila, si Kagawad Alfie Lacson, Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo. Hinihikayat namin kayo na magpaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila, bakit kayo nagsabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo. Mga halal pa naman kayo ng bayan. Kami nagpunta rito para diplomasyahin kayo at bigyan kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Sa mga barangay na nakikinig na nandito, mga kapitbahay, ito po ang inyong lingkod, ang alkalde ng kabilang lungsod, Isko Moreno, nananawagan sa inyo. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na ipaliwanag namin sa mga taga-lungsod ng Maynila bakit ang barangay chairman ng barangay 129 Caloocan ay pasimono sa sugalan sa loob ng sementeryo ng Maynila. Yan ang barangay chairman ninyo, Briggs John Rolly Reyes, Alfie Lacson, Romualdo Reyes, John Chris Domingo. Sabihin nyo sa kanila kahit magtago pa sila sa Pangasinan, hahanapin sila ng batas. Kailangan nila magpaliwanag sa mga taga-lungsod ng Maynila. Ito yung likod ng ano? Ito sige. Ng likod ng sementeryo. Pasensya na kayo sa abala. Ninanais lang namin mabigyan ng kapanatagan ng mga taga-lungsod ng Maynila sa kagagawa ng inyong barangay chairman at tatlong kagawad, mga hangal ng bayan. Magandang araw mga kapitbahay namin sa Caloocan. Pasensya na kayo sa abala. Hindi namin ninanais na maistorbo ang tanghali ninyo, pero nananawagan kami
sa inyong barangay chairman, barangay chairman Briggs John Rolly Reyes, kagawad Alfie Lacson, kagawad Romualdo Reyes, kagawad John Chris Domingo, ang inyong chairman ang namuno sa sabunan sa loob ng North Cemetery Buerme Santo. Kaya kami nandito upang nakikisuyo sa inyo kung meron kayong informasyon, ipagbigay nyo lang sa alam sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa mga kamag-anak ni Kagawad Reyes, Kagawad Domingo, Kagawad Lacson, I love you also. Umasa kayo na hindi namin papayagan na maging walang ya ang inyong chairman na gagawin pa sa lungsod ng Maynila ang kahayupan nilang magsugal, magpasabog Biyernes Santo. Mga talipandas, hindi kami titigil, araw-arawin namin kayo dito hanggat hindi namin nakakamit ang pagpapaliwanag ni Chairman Briggs John Rolly Reyes, Kagawad Alfie Lacson, Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo. Sabihin nyo sa kanila, huwag na sila magtago sa Pangasinan. Kahit sa pa sila magtago sa buong Pilipinas, hindi kami titigil hanggat hindi napapaliwanagan ang mga tagalungsod ng Maynila na kung bakit may nagsusugal, may nagsasabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo na inaapakapakan ng puntod ng mga nahimlay ng mga kababayan namin. Pasensya na kayo sa abala. Wala kaming intensyon mang istorbo ng inyong komunidad. Ito lang ang dahilan namin upang makamit namin ng tamang pagpapaliwanag sa aming mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Magandang araw sa inyo. Social distancing. Social distancing. Wala. I love you also. Nay, ang ganda ng upo mo dyan. I love you. Lolo, ay sexy, nakapula. Pasensya na kayo sa abala. Okay. Kulay gray yung bahay nung ano nung Cabron. Tagusan sa likodan natin. Sige. O ikaw Cabron, ilang na rin ang araw mo, sumuho ka na Cabron. Cabron ka talaga, pangalan mo palang Cabron ka na. Mga taga Caloocan, pasensya na kayo, kami dumadaan lamang at buong kababaan loob nakikiusap kay Chairman Briggs John Reyes. Magpaliwanag kayo sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Sarap na upo mo yan, brother. I love you also. Pasensya na kayo, sa abala. Kailangan lang namin pagpaliwanagin ang inyong chairman, Chairman Briggs John Rolly Reyes, Chairman Alfie Lacson, Kagawad Alfie Lacson, Kagawad Romualdo Reyes, Pagawad John Chris Domingo. Sila po ang mga pasimuno sa sugalan kahapon Biyernes Santo sa bungan sa loob ng sementeryo. Sabihan nyo sila na sumukot magpaliwanag sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Thank you, sir. Thank you, Rev. Social distancing. Pasensya na sa abala. Thank you. Sarap na kain mo, ha? Magandang araw sa inyo. Nananawagan kami na pasukuhin nyo na si Chairman John Briggs, Rolly Reyes, Kagawad Alfie Lacson, Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo. Sila ang mga pasimuno sa sabong sa loob ng North Cemetery. Sa Maynila nila ginawa ang kawalangya nila. Kaya hinihingi namin ang kanilang kapaliwanagan. Nakikisuyo ako sa inyo. Ito ang inyong lingkod, ang alkalde ng kabilang lungsod, ng lungsod ng Maynila. Nananawagan sa inyo. Araw-arawin namin kayo rito, Chairman, Kagawad. Magsasawa kayo hanggat hindi kayo nagpapaliwanag sa lungsod ng Maynila. Bakit kayo nagsabong Biyernes Santo sa loob ng North Cemetery? Ikaw, Cabron, alam na namin kung nasaan ka. Sumuko ka na rin. Pasensya na po kayo, mga taga-Barangay 129, Caloocan City. Nananawagan kami sa inyong chairman. Chairman Briggs John Rolly Reyes ng Barangay 129, Kagawad Alfie Lacson, Romualdo Reyes, John Chris Domingo. Sila po ang mga pasimuno sa sabungan
sa North Cemetery. Hinahanap po sila ng pamalang lungsod. Makisuyo lang. O social distancing. Wala. I love you also. Sa mga taga-barangay 129 Caloocan, nananawagan kami na pasukuin niyo na ang inyong chairman sa lungsod ng Maynila, Briggs John Rolly Reyes, Alpi Lacson, Tagawad, Tagawad Reyes, Tagawad Domingo, sila mga pasimuno ng sabungan sa loob ng North Cemetery. Kailangan nila magpaliwanag sa mga taga-lungsod ng Maynila. I love you. I love you also. I love you. Pasensya na kayo sa apal, ha. Ganda ng t-shirt mo, brother. Gusto ko yan. Ingat kayo. Okay. Let's go. A few moments later. Kaugnay niya tungkol sa mga gawain. Alam niyo po, under the Bayanihan Law, marami pong mga ipinagbabawal doon. Ang pagkukumpul-kumpul, pagbubuklod-buklod ng mga maraming tao. Mano pa kung kayo ay kasalukuyang nagki-krisis at maraming hindi nakakakain at maraming humaasa sa gobyerno na tulungan sila. At makikita natin ang ilan dito ay naglalaro pa ng sabong, nagtatayaan pa. Hindi lang ho dyan nagtapos ang kwento na yan. Bukod sa tayo may krisis, bawal pa ho ang sabong, lalo na kung tupada, bawal din ho yan sa Maynila, yung mga tupada. Tapos ito masakit sa sementeryo ginawa, mga kababayan. Kanina, ako po ay nanawagan sa inyo, kaninang umaga, at binibigyan ko ng pagkakataon sa loob ng 48 oras na sila ay magpaliwanag sa lungsod ng Maynila sapagkat naniniwala po ako na kailangan nilang magpaliwanag sa ating mga taga-lungsod ng Maynila. Dahil marami sa ating mga taga-lungsod ng Maynila ay nahihimlay ang kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Imagine ninyo na ang puntod ng inyong anak, puntod ng inyong kapatid, kuya at ate, tatay at nanay, lolo't lola, ay nasa ibabaw niya ay tari ng manok at mga paa ng mga talipandas na ito. At hindi pa rin ho dyan nagtatapos ang kwento. Ginawa pa ho nila Biyernes Santo. Ako ay nagpapasalamat sa isang concerned citizen na nagpadala sa atin ng CP ng video at picture ng mga ito. At napatunayan natin na sila ay bahagi ng isang barangay sa isang syudad na ating kapitbahay, ang City of Caloocan. Kanina po, ay ngayon po ay nais kong sa mga taga Caloocan, taus-puso po ang aking pasasalamat kay Mayor Oka Malapitan sa mabuting kalooban ni Mayor Oka Malapitan at koordinasyon ng inyong pamalang lungsod. Ngayong gabi na ito, ay tumugon na sa panawagan ang mga barangay official na naririto. Christopher Fernandez de los Reyes. Sino to is? Ronnie Ignacio. Ito yung mga naka-OU sa atin, ano? Junior? Nasa OU na to, di ba? Ito po ang mga sumuko kanina. Alias Cabron. Pakita ka naman na malusog ka. Siya po ay taga Barangay 131, Caloocan City. At ito mga at-large na mga sumuko na rin sa tulong ni Mayor Oka Malapitan at ni Colonel Dario Minor, ng Chief of Police ng Caloocan. Maraming salamat sa mga Police Caloocan, Chief of Police ng ating Caloocan City, Colonel Dario Minor. Sinamahan po siya at pinadala sila rito ni Mayor Oka Malapitan. Again, Mayor Oka, on behalf of the people of Manila, na labis na nasaktan sa ginawa ng mga lokong ito, sa mga puntod ng mga nahimlay nilang mahal sa buhay,
sa North Cemetery. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyo, Mayor Oka Malapitan. Maraming maraming salamat po. Mga kababayan, nandito po ang mga pasimuno ng sabong na naganap, na ilegal na sabong na naganap. Una, Briggs John Gully Reyes, Barangay Chairman of 129, Caloocan City. Alpi Lacson, Barangay Kagawad of Barangay 129, Caloocan City. John Chris Domingo Tenga, Barangay Kagawad of Barangay 129. Ang hindi na lamang po sumusuko ay si Romualdo Reyes alias Udong, Barangay Kagawad of Barangay 129. Meron pa naman kayong 24 oras. So, pasensyahan na tayo. At isang alias Makmak of Barangay 129. Again, mga kababayan ko, nandito sila para karapin ang mga nilabag nila sa batas na bagong pinatutupad ng Pangulo ng Bansa. Mga executive order na pinatutupad, bagong batas at mga nag-i-exist na batas at mga batas din sa lungsod ng Manila. Kaliwat kanan ang katarapin nilang kaso, bibigyan natin sila ng pagkakataon, karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit, gusto ko lamang pong ipaalala, mga kababayan, mahirap na po ang sitwasyon. Ito'y panawagan ko sa ilang pang mga makukulit. Mahirap na po ang sitwasyon ng higit na nakakarami sa atin. Marami ng kababayan natin ang gusto na magtrabaho. Marami ng kababayan natin ang gusto na mabalik sa normal. At maraming kababayan natin naghihikaos na. Kaya ang inyong pamahalaan ay hindi magkakanda ugaga talaga ng kakabigay ng atensyon sa mga kakailanganin ng ating kababayan. National government, local government. Kaya ang panawagan ko, huwag niyo pong tutularan itong mga to. Sila po ay mga barangay official ng isang syudad. Natutuwa po ako sa kanilang alkalde, napakabuti. Hindi sila tinolerate. In fact, mas minabuti ni Mayor na makumbinsi silang sumuko. Maraming salamat. Pero wag natin, mga kababayan, kakalimutan. Hindi natin kalaban ang mga chairman na ito, mga barangay official na ito. Hindi natin kalaban ang mga taong gobyerno. Hindi natin kalaban ang pulis. Hindi natin kalaban ang mamamayan. Ang kalaban lang natin ay nag-iisa kung bakit tayo nasa sitwasyon na ito. Si COVID-19. Isang virus na hindi mo nakikita. At minsan pa'y hindi mo nararamdaman. Kaya po ipinagbabawal ang pagbubuklod-buklod. Kaya maging takdang aral sana to sa lahat. You cannot do it in Manila. No. We will not allow you. Mas bibigyan ko ng atensyon yung tunay na pangangailangan ng tao ngayon. Pero hindi ibig sabihin sa kabilang banda kami ay magpapabayat na panatilihin ang kaayusan, kapayapaan at kapanatagan ng mga taong bayan sa lungsod ng Maynila na habang sila'y natutulog, ang kani-kanilang mga kalsada, Iskinita Avenue at Boulevard ay panatag. Nandyan ang ating Manila Police District. Pananatilihin natin ang kaayusan sa lungsod ng Maynila. So muli po, mga kababayan ko taga-lungsod, meron ba kayo sasabihin sa mga kababayan kong taga-lungsod? Meron po yun. Oh, bigyan mo nga ng mikropono. Okay. Ako si Chairman Briggs Reyes ng Barangay 129 sa Caloocan. Sa mamamayang lungsod ng Maynila at sa inyong mayor, sa mga kapulisan, kami po ay humihingi ng inyong kapatawaran. Pasensya na po sa aming nagawa. Okay, kapatawaran. Sasabihin ka rin? Uy, humihingi ng pamanhin sa inyo, Mayor, sa mga aming nagawang kasalanan. Sa taong bayan kayo humingin, hindi sa akin.
Ang sinaktan ninyong damdamin ay taong bayan ng lungsod ng Maynila. Talong-talo na po sa mga taga Maynila. Salamat. Ako si Chantris Domingo, Barangay Kagawad. Ako po ay humingi ng kapatawaran sa mga taga Maynila. Thank you po. Pasensya na po kayo mga taga Maynila sa aming nagawang kasalanan. Pinapangako po namin sa inyo na hindi na umaulit ang gantong sistema. Pasensya na sa mga taga Maynila. Eh mga kababayan, kayo na po ang humusga. What matter most today is that we will continue to govern despite of the crisis, despite of these trying times. Walang sapat na solusyon sa suliranin natin kinakaharap. Pero may gobyerno ang lungsod ng Maynila. At ito'y mananatili habang nandito po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Magiging kaagapay niyo kami sa lahat ng sandali. Yan ang obligasyon ko sa inyo. Sa maliit naming kaparaanan, sa maliit kong kaparaanan, tutup din namin ang aming mga tungkulin, inatang nyo sa amin. Kaya po, hanggang dito na lamang po muna, mga kababayan. Bukas ay update namin kayo ulit. Ngayong gabi, nakikisuyo ako sa inyo, kundi man pagmamalabis. Ipinalangin natin sa Panginoong Jesus, sa Panginoon Diyos, na nawa ang may mga sakit hagkan niya ng kanyang kamay, nang sila'y gumaling na. Ang mga nahihirapan, bigyan niya ng kaluwagan sa buhay. At lawak ng pangunawa, isip at damdamin sa sitwasyong aming kinakaharap. Sa ating mga taga Maynila, tayo-tayo rin magkikita sa finals. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang gabi po. Pagpalain nawa kayo ng puong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.